Alright. Hey yo, what's up? Mga ka-istorya, kamusta po kayo? And welcome back po sa ating channel ulit. And I hope na nasa mabuti po kayong kondisyon habang nanonood po ng vlog na ito. So for today's video po, ano, nandito pa rin po tayo sa lungsod ng Valenzuela. Ayan. At meron na naman po tayong pupuntahang isang iconic landmark again. Isa sa mga kilalang landmark ng Valenzuela City. Yan ay ang Arkong Bato. At kikilalanin din natin ulit, no, yung isa pang itinuturing na bayani ng Valenzuela City. Oo, kikilalanin din natin yun. Kung sino ba yung tao sa likod ng rebulto na yun. Tao sa likod ng rebulto na. Tama ba? Kung sino yung rebulto. Ano, paano ba? Teka nga. Kung ano po ang pangalan ng rebulto na yon? Eh, pwede na siguro yun. O basta yun, kikilalanin natin kung sino yun. Lahat ng yan, dito lang po sa ating History Moto Vlog. Let's go! Ayun, so tayo po ay nasa MacArthur Highway. Ayan, kita nyo naman ang MacArthur Highway. Medyo masikip na. Ayan. Para sa mga hindi nakakaalam, ano po, itong bike lane na yan, ayan sa kanan natin, yung kulay green, pwede na pong dumaan dyan, no? Kaya lang, may day lang. So, Monday to Friday lamang. At 8 AM to 5 PM lang po ang ina-allowed na dumaan tayo dyan, mga riders, para mabawasan yung traffic dito sa ano, sa MacArthur Highway. Hindi ko lang alam kung sa ibang siyudad ganyan, ano. Pero dito sa Valenzuela City, yan, pwede tayong dumaan dyan. Paulit-ulit. Try natin dumaan kung pwede na nga. Pwede naman. Siguro huwag ka lang bababa dito sa bike lane. Pero pwede naman dumaan. Ayan, di tayo pinipinipinipinipinipinipinipin. Pero ayan, pwede na nga. Oo, pwede na nga, sabi ko nga. Try natin dito sa may dalandanan ba ito? Oo, tama. Kung makakadaan na tayo dito. No? Kasi ito rin, ginagawa rin ito. Ayan, tulad niyan. No? Maaraw, pero may bahana. Ayan. Lubog siya, medyo mababa na. Ayan, no, nakikita niyo yan sa kanan. Ayan ay ano, ikaw nagkakamali, parang PNR yata yan, no, sa ginagawa na. Ayan ang PNR dito sa parting ito ng Valenzuela City. Wala, hindi tayo makakaliwa. At ginagawa pa nga kalsada. So, diretso lang tayo. Maraming ginagawa rito sa Valenzuela City. Lalo na yung mga kalsada. Lalo itong area na to. Diyos mio. Sakit ng ulo sa mga motorista to dahil nga lubugin, no, masyadong mababa. Kaya kailangan ayusin na. Kailangan itaas na. Nang sa ganun eh, mabawas-bawasan na yung, ano, yung pagbaha dito, no, dito sa area na to. At mabawasan din yung mga traffic na nararanasan dito. Kaya kailangan ng i-improve yung mga kalsada at yung mga, anong tawag yan, yung mga kanal. Kailangan ng laliman. Kaya ngayon nasa ano na po, nasa Malanday, Valenzuela. Barangay Malanday, Valenzuela City. Ayun. Right, natapos tayong bumaybay sa MacArthur Highway. Nasa ano na po tayo ngayon?
MH Del Pilar Street. Ayan. Dali lang naman puntahan yung Arkong Bato. Itong kalsada na to, yan kung galing ka doon sa Malanday or may Kawayan, diretsuhin mo lang itong MH Del Pilar Street. Hanggat hindi ka nakakakita ng Arkong Bato, hindi pa yun. Pag nakita mo na yung kulay puting Arkong Bato, yun na yun. Pasyalan natin yun. Isa rin yun sa mga historical landmark dito sa Valenzuela. Tapos pagpasyal nyo, papicture na rin kayo para remembrance. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makisuyo lang po, no? Subscribe po kayo para maging updated po kayo sa mga bago nating video, mga bagong pinupuntahan natin, mga bagong vlog yan, mga bagong discover na lugar yan. Para updated po tayo, pindutin lamang po ang subscribe button and i-like lang po ang ating mga video. Makisuyo na lang po. Salamat po. Medyo nagbi-build up ang traffic dito, ano? Kasi nga mga kalsadang ginagawa. So yung ibang motorista dito na dumadaan para makaiwas din sa mga traffic dun sa kabila. Problema, dito naman nagta-traffic. So yung inuwasan nilang traffic, ang binagsak nila, traffic din. At sa mga hindi pa po nakakapanood nung una nating vlog, no, yung sa bahay po o sa museo po ni Dr. Pio Valenzuela, no, click nyo lang po yung video dyan sa mga gilid-gilid, makikita nyo po dyan yun para makilala din natin si Dr. Pio Valenzuela. Ang pinanggalingan po ng pangalan ng Valenzuela City. Okay, tayo pasok. Sige, pasukin mo. Yo, okay boy, pasukin mo boy. Yo. Ano, isa sa mga lumang bahay na natitira dito sa Valenzuela City. Yan yung nasa kaliwa natin. Itong kulay gray ba to? Oh, yan, masaya. Yan. May pabo. Nakawala yung mga pabo. Tingnan natin kung tapos na yung kalsada, no? Medyo malaki kasi yung ginagawa dito, eh. Anyway, tayo po ay nasa Barangay Arkong Bato na. Ano po? Malapit-lapit na po tayo dun sa ating patutunguhan. Okay, mukhang gawa na. Mukhang tapos na ang kalsada. So, maaari na tayong dumaan, ano? Pero yung mga gilid hindi pa masyado, no? Hindi ko alam kung nasimento na ba lahat or ito pa lang, mukhang hindi pa. Kaya natin dito labantay. Alright, welcome sa Arkong Bato Park. Ayan, so welcome po, no, sa Arkong Bato, no. Nandito tayo sa Arkong Bato Park. Ito po ang Arkong Bato. Ayan. So yun, nakausap natin yung admin dito, no. Sabi nila around 1910 may arko na dyan. So ito ang Arkong Bato. Wow. So itong Arkong Bato po ay ginawa raw po around, kung makikita natin sa taas, ha, 1910 na nakalagay. Pero yung ni-reinforce po ulit to at inayos, eh napag-alaman po nila na around 1858 may Arkong Bato na raw po dyan. May nakatayo ng arko dyan.
So ibig sabihin, hindi siya totally, hindi siya original na 1910 ginawa. Ang original date is 1858 sa ginawa. So panahon pa ng mga Kastila. Siguro nasira siya around mga 1900. Dahil nga alam natin, sumiklab yung American-Spanish War tapos Filipino-American War, di ba? So pwedeng nasira siya somewhere or tinamaan ng hindi natin alam kung ano, kanyon, ganyan, nayana siya nasira. Tapos after ng war, after ng gera, pinagawa ng Amerika. Kaya ang buong akala natin lahat, Amerika ang nagpagawa nito at 1910 siya ginawa. Pero yun nga, nung nire-renovate siya, nire-restore siya, napag-alaman dun sa carbon dating, no, na tinatawag ng mga engineering, mga architect, na yung proseso ng paggawa dun sa pinaka-ilalim niya, which is yung makikita natin mamaya, pupuntahan natin, nakita na yung adobe yung ginamit at walang bakal. So it means na panahon pa ng Kastila, yung ganong technique na paggawa ng mga estruktura katulad nito na ginagamit din sa mga lumang simbahan. So napag-alaman nila na around 1858, ito ginawa. Ginawa yung Arkumbato. So, yun. Ayun yung alam natin. Ayun yung hindi natin alam pala. Sorry, balik na. Pero ang alam natin is 1910. Pero originally, may Arkumbato na dito. Around 1858 pala. Alright. Puntahan natin to. Game. So, ito po ang kanyang marker. Tapos, yung sinasabi ko po kanina, no, na adobe na ginawa, no? O, yung nakitang adobe, no? Ito po yun. Ewan ko lang kung makikita niyo po, no? Silipin natin. So, yun, nasa loob na yan. Ayan po yung original na bato nung 1858. Itong Arkumbato, no, kung mapapansin nyo sa mga lumang larawan, no, mababa lang daw talaga siya, no, nung dati, no. Kasi nga po, nung mga panahon yon, kalesa lang naman ang mga ang pangunahing transportasyon natin dito sa Pilipinas doon. Kaya mababa lang siya. Di tulad ngayon, habang umuunlad, lumalaki yung mga sasakyan. Kaya natatamaan na yung taas ng arko. Kaya prone siya sa pagkasira, no. Kaya tinaas na nila yan para din na maprotektahan yung arko sa pagkasira. Siyempre dito sa Arkumbato, meron din silang park, ano? Ito po, yan. Pwede nyo pasyalan niya pag napadpad po kayo rito. At makapagpahinga, makahinga ng fresh na air pa naman. Kaya kung gusto nyo pumunta rito, sadyain nyo lang po ito. Malapit lang naman to at madaling makita. Dahil palong kalsada lang naman. Po, no, additional lang, no. Kung nakikita nyo tong mama na to, na estatwa na to, yan, kung mapapasyal kayo dito sa Arkumbato Park, siya po, si Kapitan Delphine Belilia. Yan. Alamin natin yung istorya niya. So, yun po, no, siya po ipinanganak noong March 1, 1871, ano. Dito nga sa Balangkas, Polo, Bulacan, na kayo lungsod ng Valenzuela. So nag-aaral siya ng medisina sa University of Santo Tomas sa UST. At sumapi siya sa Katipunan bilang katipunero. Nakasama niya sa brigada si General Tiburcio de Leon Pasumbalite. Na taga Pasumbalite. Yes, si General Tiburcio de Leon. Si Genty de Leon, mas kilalang Genty de Leon. Siya po ay kasama niya. At gumagawa po siya ng mga pampasabog bilang sandata laban sa mga Kastila. Yan. And nakasama niya rin po sa pakikipaglaban si Gregorio del Pilar, na kanyang naging matalik na kaibigan. Lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano at napatay sa labanan sa Santa Rita, Giginto, Bulacan.
noong March 29, 1899. So itong nakalagay dito ay bantayog na ipinatayo ng kanyang asawa, no, si Gregoria, bilang pag-alaala sa kanyang dakilang pag-ibig sa bayan. So wala po dyan yung katawan niya. Pagkakaalam ko, nasa ano eh, Laredel daw yata. Pagkakaalam ko lang po. So ayan, yan po si Kapitan Delphine Belilia. May mga istruktura sa ating bansa ang may malaking naiambag sa ating kasaysayan. Kagaya na lamang ng Arkumbato sa lungsod ng Valenzuela, na nagsilbing palatandaan sa mga lugar ng Nooy, Bulacan at Rizal. Marahil ay simpleng istruktura lamang ito sa marami. Pero para sa ating mga ninuno, ito ang kanilang nagsisilbing Google Map or Waze ng mga panahong hindi pa masyadong uso ang teknolohiya para makarating sila na maayos sa kanilang mga pinupuntahan at hindi sila maligaw. Bahagi rin ng ating kwentuhan si Kapitan Delphine Belilia, ang sundalong nagbuwis ng kanyang buhay alang-alang sa pagmamahal sa kanyang bayan. Ngunit tila ay nakakalimutan na ng marami. Sana ay maging daan ng vlog na ito para muli nating kilalanin ang mga simbolo ng ating kalayaan at maalala ang ating kasaysayan, ganun din ang kwento ng katatagan. Sana ay maging inspirasyon natin sila sa pagtahak natin sa ating buhay. Ang Arkumbato na sa kahit anong pagsubok, sakuna o di kaya'y kapinsalaan na gawa ng tao ang dumating ay nananatiling matatag at matibay na nakatindig hanggang sa ngayon. At si Kapitan Delphine Belilia na walang pag-aalinlangan na nakipaglaban hanggang sa kanyang kamatayan, makamit lamang ang kapayapaan ng ating bayan. So ayun nga, no, medyo hinapon na tayo dito sa Arkumbato. Kaya tayo iuwi na. Ayun, so ara, pauwi na tayo, no. Thank you Arkumbato Park and Arkumbato, salamat po. And thank you din sa mga nakilala natin, no, sa mga admin po ng Arkumbato Park. Yeah! Mga nagbigay ng mga kwento nila about sa Arkumbato, ano. At kung sino nga ba 'yan nandiyan sa yung nakatayong estatwa diyan, ano. Sino nga ba 'yon? Salamat po, no, mga sa pagkukwento niyo po and sa mga idea, mga input na ibinigay niyo about sa history po ng nasamit pa. History ng Arkumbato. Ayan, kayo din po mga manonood, thank you din po sa pagsama sa amin sa biyahe natin ito. Salamat po sa patuloy niyo pong suporta na po dito sa ating channel. And thank you din po sa mga bago nating mga subscribers, mga bago nating mga manonood. Ayan, maraming salamat po sa inyo. And ito po ay ikalawa pa lamang, no. Yung una natin ay sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. Pangalawa nga natin ay itong Arkumbato. Marami pa po tayong pupuntahan, ano po. Marami pa po tayong aalamin ng mga makasaysayang lugar dito sa ating bansa. Especially dito sa Metro Manila. Yan. Muli po, makisuyo lamang po, ano. Sa mga bagong manonood natin ay subscribe lang po kayo at pindutin lamang po yung bell button dyan para maging updated tayo sa mga bago nating i-upload ng mga video at mga vlog, ano po. And additional din po pala, no, kung meron po kayong mga nalalaman o kaya alam ng mga historical landmark na pwede nating pasyalan, mga historical landmark na nakakalimutan na ng ating mga kababayan, eh mangyari lamang po na i-comment down below dyan sa ating comment section sa baba kung saan lugar yan at kung saan syudad yan para mapasyalan natin at maikwento natin sa ating kababayan yung mga nakakalimutan ng mga historical figure, mga historical landmark dito sa ating bansa, especially sa Metro Manila. Ano po? Comment down below lang po para mapasyalan po natin.
Muli po, sa mga susunod natin biyahe, patuloy nyo lang po kaming samahan sa ating mga paghahanap ng mga makasaysayang lugar, makasaysayang landmark dito sa Metro Manila. At patuloy nyo lang pong tunghayan ang ating mga madidiskubre. Tunghayan. So paano? Hanggang sa muling biyahe natin. Ito po ang inyong history motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. God bless everyone and ride safe.